Go! Blow! Wow! Hello mga kag-super parents! Kumusta na kayo? Ito nga pala, pinapakita ko sa inyo ang birthday ng anak ko kasi para lang meron akong remembrance kapag lumaki na siya. Video ko talaga din na document yung mga nangyari sa buhay nila para naman meron silang mabalikan pag laki nila. So, nagpapasalamat ako sa teacher ng anak ko dahil she is very accommodating during that time dahil napapasok kami sa school at nakipag-celebrate kami ng bahagya ng konti lang. Nagbigay kami ng konting token sa mga bata para sa birthday ng anak ko dahil papasalamat kami dahil na-reach niya yung 8 years old na healthy siya. Yan. Huwag niyo na lang pansinin yung mukha ng anak ko pero grateful yan talaga. Masaya siya. Hindi lang siya sanay na nasa spotlight siya kasi introvert yung anak ko. Kagaya ko rin pero ngayon na-overcome ko na yung pagiging introvert ko. Masaya rin ako. Napapasalamat ako kay teacher kasi she brings out the best in my child. Marunong siyang makipag-usap sa mga bata at kalmado lang siya, hindi siya nagagalit. Kaya, saludo ako kay teacher. Wish namin sa anak ko na sana mas marami pa siyang ma-reach na milestones sa buhay niya at mag-enjoy siya sa kanyang 8 years of existence. Smile, Sam. Hindi na ako sumangot. Kanyang mga magulang na magpo-provide sa kanyang pangangailangan. Salamat din po sa biyaya na aming matatanggap mula kay Sam. Sa pangalan ni Jesus. Ulit, happy birthday po ulit! Nakakatuwa yung mga bata na appreciate nila yung little gestures namin. Nagpapasalamat ka pala ako sa akin ko parent na si Press Johnny sa pagtulong sa akin dito. Ma'am, wala na po akong patience. What? Kaya ako pinuksan ko. Si Hyde. Hindi, pwede na ka. Ayan, ayan. Apa, apa. Ma'am, wow, meron pala surprise egg. United Nation nga palang event niyan sa school kaya may mga batang hindi pa nakapagpalit katulad ng anak ko, ayaw niya magpalit ng damit eh. Tatlo ba? Apat po. Let's go! Ito nga pala yung ginawa kong chip bag para sa anak ko on his birthday. Yan ang pinamigay ko at nilagyan ko ng mga stuff sa loob. Nakakatuwa lang kasi na-try ko, nag-DIY ako. Pero kung wala kang masyadong time, marami sa Shopee niyan. Pero kung mas gusto kong subukan. And besides, gagawin ko rin yan sa birthday ng daughter ko kasi ito yung uso ngayon. May upload akong video tutorial nito sa YouTube pero gagawin ako ng separate para naman mas malinaw. Since may ink naman kami sa bahay, ang binili ko na lang dito ay photo paper para medyo makatipid naman kami. Tsaka yung double-sided tape. At dahil school day yan, birthday ng anak ko, pumunta na lang kami sa SM para doon na lang kami mag-dinner.
Simple lang naman ang gusto ng anak ko, makakain siya sa McDo, pero during that time, tinry namin kumain sa iba naman. Ay, ang saya naman ni Kuya dyan. Oh, masaya siya sa celebration ng birthday ng bunso namin. Alam mo, mama, ito nga pala yung sa SM Center. Imus yan. Siyempre, cellphone is life. Pero dapat merong oras lang. Si bunso, happy birthday. Ayaw mong patanggal ng mask. Habang bata pa sila, mag-invest tayo ng time para sa kanila. At also, i-document natin yung mga bagay na memorable para sa kanila. Para pagtanda nila, maisip nila yon at pababalikan nila. Lagi yung sinasabi yan sa mga, ano ko, mga videos na ginagawa ko. Kasi totoo naman, pag naglakihan yung mga yan, hindi na tayo magiging kasama nila, kundi yung mga friends na nila. We're going home sa aming limousine, Charisse. Siyempre sa bahay na nag-blow ng candle ang aking bunso at doon na kami nag-dessert dahil meron binil ng cake ang aking hubby. O, diba? Ang sarap nitong cake na to. Ito yung first time kong makain kasi laging ibang flavor yung gusto naming kainin ng cake eh. Sarap! And this wraps up my bunso's birthday celebration. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Bye!